Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinadalha ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkur at katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panhong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano tayo mamamastol? No? Ito po ang natutunan natin na nakaraang linggo at ngayon sa patuloy na pagninilay dito sa Biyernes ng ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagnilayan natin yung uri ng pamamastol na nais ng Panginoon ngayon para sa atin. At ang maimumungkahi ko sa uri ng pagpapastol na ito ay siyempre katulad na katulad ng ating Panginoong Hesukristo, yung mapag-alay na uri ng pamamastol. No, dito po sa ating mga pagbasa ay binibigay po sa atin unang-una yung tayo po ay manalig, no, sa Diyos. Huwag tayong matakot, no, dito sa mga challenges, no, ng ating mundo. Ibig sabihin, ang mundo ng isang pastol ay talaga napaka-focused
No? Sinasabi niya talaga, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sapagkat sa akin, meron kayong buhay. At sinabi pa ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang daan, katotohanan at buhay. Wala nang ibang daan, kundi patungo. Walang daan patungo sa Diyos, kundi sa pamamagitan niya. So, malaki ang hinihiling niya sa atin na para magsimula yung ating buhay pamamastol ay talagang nakakapit po tayo sa kanya. No? Yung pangalawa na uri, syempre, ng pamamastol ay yung pag-ibig sa kawan. Ha? Katulad nito, yung nagsimula na ang buhay ni San Pablo, siya na inapunta sa Antioquia. At natatandaan natin, si San Pablo ay apostol ng mga Hintil, kaya lumabas na po siya mula sa Jerusalem, nagpunta na po siya sa iba't ibang lugar, no? Lalo na sa Greece po, no? Sa Corinto, no? At dito sa ating pagbasa, nagpunta po siya sa Antioquia at nagsimula na ang kanyang pangangalat ng mabuting balita. Yun din ay gawain ng isang pastol. Kung nasaan ang kawan, nandun din ang pastol. No? Ano ibig sabihin sa atin? Ngayon, tayo ay nag-o-observe, no? Ng synodality ng ating Santo Papa, isang mahalagang realidad ng simbahan. Sabi, kung nasaan yung tao, doon tayo makinig. Pagkatapos, kung nandoon po tayo, ibig sabihin meron pong tamang pangangalaga sa kanila, pinakikinggan po natin sila. At sa pamamagitan ng magandang dialogo ng buhay na iyan, sabi nga, dialogue of life, marami pong nangyayari, no? Sa ating mga kapatid na wala pang nagtuturo sa kanila tungkol sa Panginoon, tungkol sa tamang pamamaraan o tamang daan, nandoon po tayo para sa kanila upang sila'y alagaan, sila'y hubugin, sila'y gabayan, at tayong lahat ay natututo rin, no, sa kanilang karanasan. Kaya nga itong yung pangangalaga na ito ay talagang mayroong dalang pag-ibig. Kung nasaan ka, hindi kita iiwan. Nandyan ako para sa iyo. 'Di ba 'yan ang isang tanda ng isang mabuting pastol? Iyan din ang inaasahan po sa atin bilang mga Kristiyano. Bilang pananalig tayo natin sa ating Panginoon, kung saan niya tayo dalhin, no, matupad nawa ang kanyang salita at kung saan niya tayo dadalhin, parating ito sa ikabubuti ng ating kapwa at sa mga naliligaw. Sabi nga, in the lost sheep ay hinahanap po natin. At kung lumalago na po sila, no, dalhin sila sa mainam na pastulan, yan po ang pangako natin sapagkat yan ang pangako ni Kristo sa atin. Ngayon ding araw na ito ay ino-observe din po natin at pinagdiriwang na minsan bumisita ang Mahal na Birhen sa Fatima at nagpakita sa tatlong bata at doon din bilang isang napakabuting ina, nagbibigay po sa atin ng reminder ukol sa pagbabago, pagbabagong loob natin kung tayo'y nalilihis na ng landas at nagkakasala, no, bilang napakabuting pastol para sa atin, ating mahal na ina, dinadala tayo pabalik sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mensahe ng Fatima ay mensahe ng conversion, magpanumbalik at magdasal o manalangin, mag-alay ng sakripisyo, lalo sa pagdadasal ng Santo Rosario para magsanhi ng pagbabago ng buong mundo. The conversion of the whole world, no? At i-consecrate din po ito sa kanya. Sabi, magdasal po tayo ng Rosario, she is the mother, no, of the Holy Rosary. Kaya yun po ang mensahe po sa atin ng Our Lady of Fatima para sa araw na ito. Ilapit ang lahat sa tamang daan, ilapit ang lahat sa tamang pamumuhay, ilapit ang lahat patungo sa Diyos. O Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa direksyon na ibinibigay niyo sa aming buhay. Kung kami po ay naliligaw, binabalik niyo po kami sa inyong landasin sapagkat kayo po ang mabuting pastol. Tulungan niyo po na pastulan din po namin ang aming kapwa at tulungan po ang mga naliligaw na mapalapit po sa inyo. Kami rin po tinatanggap namin na minsan kami po ay nagkasala rin. Humihingi po kami ng tawad. Gayun pa man, hindi niyo po kami iniiwan. Bagkus, lubos ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya tulungan niyo po na gawing maalab sa amin ang puso ng pamamastol. At katulad ng panalangin ng mahal na ina, tulungan po na may akay
lahat muli patungo sa inyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon.